Prime selamat. Itu Pak 0927-62006. Dek, 6206645. Good day, apa tuh yang dibatas? Ask ko lang kung may matatanggap bang retirement yung tatay ko mula sa SSS. Siya po ay 60 years old na. Kaso binakompleto ang hulog niya noon. Pero member siya nung siya nagbabarko pa from Aninii Antique. Uy, yung mga tiga Aninii Antique, maswerte kayo kasi taga dyan sa inyo si LTO Chief Assistant Secretary Bert Swansing. Ayan, yung tatay ni Bert Swansing taga dyan sa Aninii Antique. Yan ang sabi sa akin ni Vic Nomad. Kasi si Vic Nomad, na may-ari ng Casa Royal Pension House, pinsan ni LTO Chief Bert Swansing. Now, let's see. Ano? Tama na? dali lang. 60 years old, hindi kompleto ang hulog. Well, sabi po ng Republic Act 1161 as amended by Republic Act 8282, yan po yung Social Security Law of 1997, ang kasapi ng SSS makakatanggap na ng mga pension benefits pagka siya nakaabot na ng 60 years old at nakakuha na siya, nakapaghulog na siya ng 10 years, 120 monthly contributions. Ibig sabihin, 10 years na siyang kasapi at tuloy-tuloy naguhulog. Eh kung 60 years old ka, kahit 10 years ka ng kasapi ng SSS, pero kung hindi naman kompleto ang hulog mo, may kulang ka kahit isang buwan lang. Naku, sorry, hindi ka pa rin makakakuha ng pension benefits. So ang aking ipapayo sa'yo, ituloy mo muna ang pagbabayad ng iyong monthly contribution sa Social Security System hanggang makumpleto mo ang 120 monthly contributions. At pagkatapos, doon ka palang po pwede na magkaroon. Ayan, magkaroon ng alin? Magkaroon ng pension mula sa SSS benefits. Lump sum pension po yan. The first 18 months po pwede niyong tanggapin kagad. And after that, po pwede na kayong magkuha ng pensyon pagkatapos ng 18 buwan. Pero pwede rin huwag niyong tanggapin ng lump sum benefit. Tanggapin na lamang ninyo right from the start, minsan sa isang buwan, yung pensyon ninyo. Sige. Sa 0909-207-2418, greetings in Jesus' name. Pwede ko bang kasuhan ang nagbigay ng false alarm na may baha dahil mayroon pong namatay dahil na heart attack? JM po. Well, salamat sa Diyos sa ngalan ni Jesus sa tanong na ito. Opo. Kaya lang, maaari po itong maging batayan ng kaso, yung tinatawag nating reckless imprudence resulting to homicide. Negligence lamang po ang kaso ito. Pero meron pa rin kaparusahan pagkakabilanggo. At pagkatapos, pwede pong madanyos perjuicios yung pong taong nagbigay ng false alarm na may baha pagkatapos siyang naging dahilan ng atake, dekorasyon ng isang mamamayan. Kaya kayong mga magbibigay ng ganitong alarma, dahan-dahan. Kasi hindi nyo alam kung paano tatanggapin ang inyong kapwa. Yung inyong pasabi na mayroong sunog, mayroong baha, at mayroong kung ano-anong kalamidad na nangyayari. Okay, katulad nito, nagtatanong kung pwede kayong demandahin. Mati-demanda pa kayo dyan. Okay? 0917-461-2896. Ito yung Batas Mauricio. Magandang umaga po. Gusto ko pong maging miyembro sa inyong Batas Party List. Salamat. Text mo rin yung inyong pangalan. Text mo rin yung inyong address at nang maging kasabi kayo ng Batas Party List. Si Alma Kasitsit ng Fragante Pandan. Gusto rin maging kasabi ng Batas. Sige, maraming salamat Alma. Kasama ka na. Sa 0915-509-3920. I want to be a Batas Party List member. Eva A. Loriega ng Paris. Si Balomantique. Sige, Eva Loriega. Miyembro ka na. Gusto ko sana maging member ng Batas Party List. Christopher Dosono ng Ginalinan. Barbasa. Christopher Dosono, miyembro ko na. Maraming salamat. Galing naman 0927-489-7451. Ako po si Marge ng Tibiawan Tike. Hiwalay po ako sa asawa ko. Tatlo po yung anak namin at buntis pa ako ngayon. Humihi ako ng sustento sa kanya para sa mga anak namin, pero ayaw niya magbigay. At sabi po niya, kahit kasuhan ko pa daw siya, hindi siya takot. Ito po, contact address niya. Russell Absalon, Lot 4, Block 5, Holy Angel Village, Telabastagan, Angeles City to. Telabastagan. Di ba, Gerald? Telabastagan, Angeles City po.